ay dumating sa ating buhay. Laging may paraan upang tayo'y makapag-aral. Tara na't matuto, magbasa at magbilang. 1, 2, 3, 4, ABC Plus ay kasama. Kapit this week tayo na. We learn as one. Yes, we learn as one. Together, hand in hand. We learn as one. Yes, we learn as one. Together, hand in hand. Sa edukasyong hatid sa bawat tahanan, walang iwanan. Because we learn as one. Pangarap ay matutupad, basta't laging magsumikap. Sa ating kamay na kalaan ang liwanag ng bagong bukas. We learn as one. Yes, we learn as one. Together, hand in hand. We learn as one. Yes, we learn as one. Together, hand in hand. We learn as one. Sa bawat tahanan, walang iwanan. Because we learn as one. Nakakagulat ka naman, Kuya Sammy. Namiss ko lang kasi yung bonding namin ng mga pinsan ko. Kumakanta kami sa harap ng isang maliit na electric fan at may hawak na suklay na kunwari ay mikropono. Nakabibilib yung boses namin, parang umaalon. Naku, Ate Hana, isa nga yan sa pinakamasayang alaala ng ating kabataan. At sigurado akong maging ang mga tagapakinig nating mag-aaral ay ginagawa na rin ang pagsasalita sa harapan ng electric fan. Tama ba ako, mga bata? Magandang araw! Kumusta kayo? Ako si Kuya Sammy! Isang masiglang araw sa ating lahat, lalo't higit sa ating mga aktibo at masisipag na mag-aaral na nakatutok sa ating programa. Ako naman si Ate Hana. Tama ka, Kuya Sammy. Mas masayang bonding siguro kung sa isang malaking-malaking electric fan magsasalita o kakanta. Imposible naman ata yun, Ate Hana. Bakali pa rin ka na sa lakas ng hanging ibubuga nun. Pero alam mo ba na totoong may tila malalaking electric fan talaga? Makikita ang mga ito sa hilagang bahagi ng bansa. Talaga ba, Kuya Sammy? Naku, saktong-sakto yan sa uri ng klimang mayroon sa Pilipinas. Hindi na natin kailangan ng maliit na electric fan. Baka pwedeng magkaroon din ito sa Laguna o sa ibang lugar pa? Nakapibili kaya nito sa mga online stores? Magka-add to cart na ako, Kuya Sammy. Naku, Ate Hana, hindi ganoon ang ibig kong sabihin. Mga bata, ito talaga si Ate Hana, minsan ang hilig magbiro. Ate Hana, ang sinasabi kong tila malalaking electric fan ay hindi lang nagbubuga ng hangin upang guminhawa ang ating pakiramdam, lalo na kapag naiinitan tayo. Bagkus, ito ay yung nagpo-produce ng enerhiya na ginagamit upang makapagbigay ng kuryente sa mga bahayan sa pamayanan. At iyan ang itatampok sa ating kwento maya-maya lamang. Wow! Nakabibilib naman yan, Kuya Sammy. Nako, mga bata,
maghanda na tayo sa pakikinig dahil hindi na rin ako makapaghintay na malaman ng tungkol sa tila malalaking electric fan na makikita sa hilagang bahagi ng ating bansa. Kuya Sammy, simulan na natin! Naku mga bata! Excited na nga si Ate Hannah sa ating kwentuhan na talakayan ngayong araw ah! Kayo ba? Ayos yan! Exciting talaga ang magiging kwentuhan natin dahil hindi lamang tayo makikinig sa ating kwento, kundi maglalakbay ang ating imahinasyon sa isa sa pinakamagandang atraksyon dito sa ating bansa. Wow! Ang ibig sabihin ba nito, Kuya Sammy, kahit nasa kani-kanilang bahay lamang ang ating mga tagapakinig, ay para na rin silang namasyal kasama ang kanilang pamilya? Tama, Ate Hannah! Maaring family bonding na rin! Isa ito sa mga kapakinabangang nakukuha natin sa pagkahilig sa pagbabasa. Mukhang masaya talaga yan, Kuya Sammy! Kaya naman, ito na ang tamang oras para lakbayin ang mundo ng pagkatuto habang sabay-sabay tayong nakatutok dito sa We Learn As One, ang radyo kong paaralan! Ang programang We Learn As One, ang radyo kong paaralan ng ABC Plus, Advancing Basic Education in the Philippines, ay hatid sa inyo ng Kagawaran ng Edukasyon o DepEd. Sa pakikipagtulungan ng United States Agency for International Development o USAID at RTI International. Layunin ng ating programang We Learn As One, ang radyo kong paaralan na linangin ang inyong pagmamahal sa mga aklat at sa pagkaengganyo sa pagbabasa nito. Ang ating programa ay isang alternatibong paraan upang hindi maputol ang pagkatuto ng mga bata, lalong-lalo na sa pagkahilig sa pagbabasa, pagsusulat, pagsasalita, at pakikinig. Kuya Sammy, maaari bang bago natin lakbayin ang isa sa pinakamagandang lugar sa Pilipinas sa pamamagitan ng pagbabasa at pakikinig, ay alamin muna natin kung gaano kahanda ang ating mga mag-aaral na nakikinig sa atin ngayon? Gusto muna naming masigurado na aktibo at alerto kayo sa ating kwentuhan at talakayan. Oo nga! O mga bata, sabayan nyo kami ni Ate Hannah na kantahin ang isang pampasiglang awit na tiyak na kagigiliwan yung lahat. Mga ate, kuya, maging sina nanay at tatay at iba pa nating kasama sa bahay. Sabayan nyo kami sa pag-awit, ha? Salamat po! Mas maganda siguro kung patatayuin muna natin ang ating mga mag-aaral para mas bigay na bigay ang pag-awit at pagkilos nila, Kuya Sammy. Sige mga bata, tayo tayong lahat! Naku, may ilan pang mga hindi nakatayo ha? Tila nahihiya pa ata, Ate Hannah. Huwag na kayong mahiya dahil sa ating pag-awit ay tiyak kong mas gagaan ang inyong pakiramdam. At mabubuhay ang inyong mga dugo. Tara na, mga nanay at tatay, o sino mang kasama ng ating mga mag-aaral sa pakikinig, hikayatin natin silang sumali. Tara, tayo na po tayong lahat! Ayan! Nakatayo na sila! Salamat po! Simulan mo na, Ate Hannah! Kung ikaw ay masaya, tumawa ka! Ha ha ha! Kung ikaw ay masaya, tumawa ka! Ha ha ha! Kung ikaw ay masaya, buhay mo ay sisigla. Kung ikaw ay masaya, tumawa ka. Ha ha ha! Palakpak naman! Kung ikaw ay masaya, pumalakpak. Kung ikaw ay masaya, pumalakpak. Kung ikaw ay masaya, buhay mo ay sisigla. Kung ikaw ay masaya, pumalakpak. Mahusay mga bata! Mga bata, panatilihin nating maging masaya araw-araw
at i-enjoy natin ang ating pag-aaral. Lalong-lalo na ang pagmamahal sa pagbabasa, ha? Ayos! Aba! Hindi rin naman nagpahuli ang ating mga magulang at iba pang mga gabay sa pag-aaral dahil maging sila ay napatawa, napapalakpak, at napakembot din. Naku, Ate Hannah, dahil mukhang handa ng ating mga mag-aaral na makinig at matuto. Hindi lamang pagtawa, pagpalakpak, at pagkembot ang gagawin nila. Mararamdaman din nila ang labis na saya sa paglalakbay natin ngayong araw. Simulan na natin ang trip to Ilocos! Para naman sa ating mga mag-aaral na hindi pa nakukuha ang kanilang mga babasahin, lapis at papel na gagamitin natin sa ating kwentuhan at talakayan mamaya. Kunin niyo na ito dahil nananabik na kaming ipakilala sa inyo ang mga karakter sa ating kwento. Kaya dali, kunin niyo na! Nakapuwesto na ng maayos ang ating mga mag-aaral. Handa na rin ang babasahin. Lapis at papel nila, Kuya Sammy. Ayan! Handang-handa na nga ang lahat, Ate Ana. Magaling! Noong nakaraang episode, tinalakay natin ang mga produktong talaga namang ipinagmamalaki ng ating bansa. Nalaman din natin na hitik na hitik ang Pilipinas sa mga piyesta na sumasalamin sa mayamang kultura ng bansa. Ngayong araw, bibisitahin natin ang isang lugar sa hilagang bahagi ng bansa na hindi lamang kilala sa magagandang tanawin, kundi sa kanilang alternatibong pinagkukunan ng enerhiya. Yan ang ating alamin sa ating kwento ngayong araw. Mga bata, ang kwento natin ay may pamagat na Bangi Wind Farm ng Ilocos. Alam niyo ba kung nasaan ang Ilocos? Tama! Kung titingnan niyo ang mapa ng Pilipinas, nasa hilagang bahagi ito ng bansa. Tingnan niyo naman ngayon ang pabalat ng ating babasahin. Makikita niyo ang nakahanay na tila malalaking electric fan malapit sa Dalampasigan. Nakita nyo rin ba? Mahusay! May makakapal na ulap at may bundok din, Ate Hannah. Ngayon, maaari nyo bang bilangin kung ilan ang mga malalaking puting poste na tila mga electric fan na makikita sa ating pabalat? Sa mga mag-aaral na walang kopya ng babasahin, gamitin natin ang ating imahinasyon. May 14 na mga puting posteng nakatayo malapit sa Dalampasigan. May malalaki itong LSE sa tuktok. Mga minamahal nating magulang, gabayan natin sa pakikinig ang ating mga mag-aaral, ha? Salamat po! Mukhang nararamdaman ko na ang malakas na hangin mula sa Dalampasigan, ha? Ako naman, Kuya Sammy, naririnig ko ang mga flash ng camera at ang tawanan ng mga taong namamasyal sa Ilocos. Tara na, Kuya Sammy! Kayo mga bata, naririnig nyo rin ba ang aming naririnig? Tila tinatawag na tayo ng Ilocos! Alamin na natin kung para saan ang tila malalaking electric fan sa Ilocos. Tandaan, kapag narinig nyo ang tunog na ito, ililipat natin ang pahina ng ating babasahin. Ayos ba yun? Kaya mga bata, narito nang muli ang ating guro mula sa Universidad ng Pilipinas, Los Baños, upang gabayan tayo sa pagbabasa ng ating kwento. Walang iba kundi si Teacher Mark! O mga bata, makinig kayong mabuti, ha? Oras na para sa ating
Story Corner. Magandang araw mga bata. Oras na para kayo ay makinig ng mahusay, maaliw, mamangha at matuto sa ating kwento. Tama ang mga narinig nyo mula kina Kuya Sammy at Ate Hana. Mag-field trip tayo sa Ilocos! Yay! Napakaswerte ng ilan sa inyo na nakarating na sa Ilocos. Ako, narating ko na ang Ilocos. Napuntahan ko na itong lugar na lalakbayin natin sa ating kwento. Sa mga hindi pa nakararating sa Ilocos, huwag kayong mag-alala dahil sa pamamagitan ng ating malikhaing imahinasyon, matalas na pakikinig, at pagsunod sa pagbabasa sa ating kwento, tiyak kong mararating nyo rin ang Ilocos. Hindi nyo na kailangan pang magdala ng mga damit o di kaya naman ay masasarap na pagkain sa ating biyahe. Dahil kahit nasa bahay lang kayo, ay makapamamasyal tayo. Ang kwento natin ngayong araw ay pinamagatang Bangi Wind Farm ng Ilocos. Isinulat ito ni Annie Rosa Almario. Iginuhit naman ni Rhea Diwata Mendoza ang mga imahe sa babasahin. Samantala, kuha naman ni Jesse Tuason at John Michael Benafin ang mga larawan. O mga bata, magsisimula tayo sa 13 pahina ha. Makinig kayong mabuti at sabayan ako sa pagbabasa. Tara! Tuwing umuwi si Ben sa Ilocos, lagi niyang napapansin ang isang linya ng matataas na puting poste sa may baybayin. Umiikot ang malalaking blade nito. Isa, dalawa, tatlo. 20 silang lahat! Ano yung mga yan, kuya? Tanong ni Ben kay Kuya Mike. Yan ang Bangi Wind Farm. Sabi ni Kuya Mike. Wind turbine ang tawag sa mga yan. Bakit itinayo ang mga wind turbine? Tanong ni Ben. Para malaman natin kung malakas ang hangin? Nako, hindi Ben. Natawa si Kuya Mike. Ang mga wind turbine ang nagsusuplay sa atin ng kuryente. Paano? Tanong ni Ben. Ang mga propeller ay nakakonekta sa isang motor. Kapag tuloy-tuloy na umiikot ang motor, nakakagawa ito ng kuryente. Sagot ni Kuya Mike. Alam mo Ben, itinayo ang mga wind turbine sa dalampasigan ng Bangi Bay dahil malakas ang hangin dito. Sabi ni Kuya Mike. Wow! Ang galing naman! Sabi ni Ben. Magaling talaga. Dahil nakagagawa ito ng kuryente na di gumagamit ng fossil fuel tulad ng gasolina. Sabi ni Kuya Mike. Nagdudulot kasi ng pulusyon ang pagsunog ng fossil fuel. Paliwanag ni Kuya Mike. Ang malaganap na paggamit ng fossil fuel ay di nakabubuti sa ating kalusugan at kalikasan. Sabi ni Kuya Mike. Kung gayon, dapat magtayo ng mas marami pang wind farm. Sabi ni Ben. At dyan na nagtatapos ang ating kwento. Nasabik din ba kayo sa inyong nakitang mga malalaking wind turbine na inakala nyong malalaking electric fan? Alam nyo bang ang Bangi Wind Farm sa Ilocos ay isa sa mga pinakamagagandang atraksyon sa Pilipinas na dinarayo ng mga turista? Nang mapuntahan ko nga ito, ay nanlaki rin ang mga mata ko. Nako! Ang dami kong kuhang litrato!
Alam kong sa mga susunod na panahon, gaya namin ni na Kuya Mike at Ben, ay makabibisita rin kayo sa Bangi Wind Farm. Makikita nyo ng malapitan ang mga naglalakihang wind turbine na may taas na 70 metro. Napakaraming kabahayan sa Ilocos Norte ang nasusuplayan ng kuryenteng nang gagaling dito. Maituturing ding clean energy ang pinoproduce na kuryente ng Bangi Wind Farm. Ibig sabihin, hindi ito nagdudulot ng polusyon na nakasisira sa ating kalikasan. Nakabibilib, hindi ba? Kayo ba, Kuya Sammy at Ate Hannah? Nakapunta na ba kayo sa Bangi Wind Farm? Opo, Teacher Mark! Sadyang malalaki ang mga wind turbine na ito at marinig mo rin ang tunog na nanggagaling sa pag-ikot ng mga blade o propeller. Nabasa ko sa website ng pagudpudilocos.com na noong 1998 sinimula ng proyektong ito. Noong 2008 naman, mas pinalawak ang proyektong ito. Nagdagdag ng mga wind turbine upang mas maraming lugar ang masusuplayan ng kuryente. Nako, mukhang nag-research talaga si Kuya Sammy ng husto tungkol sa Bangi Wind Farm, ha? Magaling, Kuya Sammy. Mga bata, mararamdaman din ang hampas ng masarap na hangin dahil ang lokasyon ng rehiyon ng Ilocos ay nasa pagitan ng Pacific Ocean at West Philippine Sea. Tamang-tama para itayo ang mga wind turbine ng Bangi Wind Farm. Ikaw, Ate Hannah, anong masasabi mo? Nako, Teacher Mark! Hindi pa ako nakakapunta sa Bangi Wind Farm! Pero sa pamamagitan ng ating ginawang pagbasa sa kwento, ay tila narating ko na rin ang Ilocos. Sabi ka kong yayain ang aking pamilya para mamasyal dito, lalo na sa panahon ng summer at taginit. Sama ka, Teacher Mark? Sige ba, gustong-gusto kong makabalik at masilayan ang Bangi Wind Farm. Basta, libre mo ha. Sa ating mga mag-aaral na nakikinig ngayon, hindi ba nakatutuwang isipin na sa pamamagitan ng pagbabasa at pakikinig ay natututo tayo ng mga aral sa buhay? Nakararating pa tayo sa mga magagandang pasyalan sa loob o labas ng ating bansa. Kapag maayos na ang lahat at maaari nang lumabas, bisitahin natin ang mga magagandang tanawin sa ating bansa. Ate Hannah, isama mo rin ako ah! Mga bata, pasalamatan natin si Teacher Mark sa kanyang ibinigay na oras upang tayo ay samahan sa ating kwento dito sa Story Corner. Mga bata, sabay-sabay nating sabihin kay Teacher Mark ang mga salitang maraming salamat, Teacher Mark! Isa, dalawa, tatlo! Maraming salamat, Teacher Mark! Maraming salamat din Kuya Sammy at Ate Hannah. Maraming salamat sa inyo mga bata. Maging sa inyong mga kasama sa bahay, maraming salamat po. At syempre, salamat din kina Kuya RJ at Kuya Sammy sa pagbibigay buhay sa mga karakter ni na Kuya Mike at Ben. Laging tumutok dito sa ating programa at samahan kami sa kwentuhan dito sa Story Corner. Mula sa Universidad ng Pilipinas, ako si Teacher Mark, ang inyong tagapagkwento. Hanggang sa muli, paalam! Mga bata, anong masasabi nyo sa ating kwento? Talaga? Napakasarap namang pakinggan ang inyong masasayang tinig at maramdaman ang inyong positibong enerhiya! Oo nga, Kuya Sammy! Alamin naman natin ngayon kung ano ang nakuhang aral ng ating mga mag-aaral sa ginawa nating paglalakbay sa pamamagitan ng pagbabasa at pakikinig. May isa sa larawan at matutukoy kaya ng ating mga mag-aaral
ang paksang tinalakay natin sa kwento? Subukan natin, Ate Hana. Sige mga bata, subukan natin kung matutukoy nyo kung tama o mali ang sasabihin kong pangungusap. Maaari kayong magpaunahan ng inyong kasamang nakikinig. Alamin natin kung sino ang mas maraming maitatamang sagot sa ating mga tanong. Handa na ba kayo? Ayos! Simulan mo na, Tiana. Ang wind turbine ay itinayo para malaman kung malakas ang hangin. Tama ba o mali? Tama kayo mga bata. Mali nga ang pangungusap na sinabi ni Ate Hana. Dahil ang wind turbine ay itinayo hindi para malaman kung malakas ang hangin. Ayon kay Kuya Mike, itinayo ang wind turbine upang mag-supply ng kuryente. Magaling mga bata! Babasahin naman ni Kuya Sammy ang pangalawa nating pangungusap. Kuya Sammy? Ayon sa pagbibilang ni Ben, 20 ang mga wind turbine na makikita sa Bangi Wind Farm. Tama ba o mali? Aba! Mahusay mga bata! Tama ang pangungusap na binanggit ni Kuya Sammy. Dahil 20 ang nakita mga wind turbine ni Ben habang namamasyal sila ni Kuya Mike sa Bangi Wind Farm. Subukan niyo naman itong ikatlong pangungusap. Tama ba o mali ang impormasyong ibinibigay nito? Babasahin ni Ate Hana. Ate Hana! Ang mga propeller ay nakakonekta sa isang motor. Kapag tuloy-tuloy na umiikot ang motor, nakakagawa ito ng kuryente. Tama ba o mali? Tama ba ang inyong isinagot? Kung gayon, tumpak ang inyong kasagutan! Dahil sa bawat pag-ikot ng propeller, ay kaya nitong makapag-produce ng enerhiya para makapag-supply ng kuryente sa Ilocos. Magaling! Subukan naman natin itong ika-apat nating pangungusap. Sabihin nyo kung tama o mali ang pangungusap, ha? Kuya Sammy, basahin mo na. Hindi nakapagdudulot ng polusyon ang pagsunog ng fossil fuel. Tama ba o mali? Napakahusay talaga ng ating mga bata. Mali ang pangungusap na binasa ni Kuya Sammy. Kaya ginawa ang Bangi Wind Farm ay upang mabawasan ang pagsusunog ng fossil fuel na nagpo-produce ng carbon na dahilan ng paglala ng polusyon sa bansa. Magaling kayo mga bata! Sa mga hindi nakakuha ng tamang sagot, ayos lang yan! Maaari pa rin naman nating basahin ang ating kwento upang mas lalo nating maunawaan ang paksang tinatalakay dito. Sa mga wala namang babasahin, maaari tayong magpakwento kina nanay at tatay o sa mas nakatatandang nakikinig sa ating programa. Ayos ba yon? Magaling! Ngayon, ibibigay na natin ang mga takdang aralin para sa araw na ito. Kuya Sammy, ano ba ang kanilang unang takdang aralin? Madali lamang ang inyong gagawin mga bata. Kakailanganin nyo ng stick at papel. Kailangan din ng thumbtack. Para saan naman ang stick, papel at thumbtack, Ate Hana? Ang stick, papel at thumbtack ay gagamitin natin upang gumawa ng sarili nating wind turbine. Sa tulong ng nakatatanda sa inyong bahay, bumuo kayo ng maliit na bersyon ng wind turbine, gaya ng nasa ating kwento. Aba, maganda yan, Ate Hana. Mga bata, ang stick ang magsisilbing poste
at ang papel naman ng magsisilbing blade o propeller o iyong parang hélice sa tuktok ng poste. Itutupi nyo ang papel sa hugis na parang blade. Bawat stick ay lalagyan nyo ng 3 piraso nito para naman magmukhang wind turbine. Ididikit nyo ang tinuping papel na hugis blade sa tuktok ng stick sa pamamagitan ng thumbtack. Gumawa kayo ng 3 o higit pa nito at itusok nyo sa lupa. Siguraduhing mag-ingat at magpatulong sa paggawa nito, ha? Masaya nyo itong gawin kasama ang mga nakatatanda sa inyong bahay. Maaaring makukulay na papel o lumang dyaryo o magazine ang inyong gamitin. Para naman sa ating ikalawang takdang aralin, maghanap kayo ng litrato o larawan ng isang lugar o tanawin na matatagpuan sa Pilipinas. Pwede nyo itong makita sa dyaryo, magazine, libro o kahit sa telebisyon. Gamit ang 3 pangungusap, ilarawan nyo ang nakikita nyo mula sa litrato. Isulat nyo sa inyong papel ang mga pangungusap na ito. Ano ang nakikita nyo sa litrato? Ano kaya ang pwedeng gawin sa lugar na iyon? Pagkatapos, ipakita nyo ito sa inyong mga magulang at mga kasama sa bahay. Sabihin nyo sa kanila kung sino naman ang gusto nyong makasama sa inyong gagawing paglalakbay sa inyong napiling lugar o destinasyon. Nakakasabik yan, di ba? Ngayon pa lang, magsisimula na akong mamili ng mga lugar sa Pilipinas na gusto kong bisitahin sa bakasyon. Mga bata, may higit sa 7,000 isla sa Pilipinas, kaya hindi tayo mauubusan ng maaaring puntahan. Hay! Ang bilis ng oras! Di ko na malayan na kailangan na pala nating magpaalam muna, Kuya Sammy. Ganun talaga kapag nag-i-enjoy tayo sa pagbabasa at pag-aaral. Kaya dapat walang liliban sa ating klase, ha? Imbitahin nyo rin makinig ang inyong mga kaklase, kaibigan, pinsan o mga kapatid at kalaro sa ating programa para matuto rin sila kasama nyo. Okay ba yun, mga bata? Maraming salamat sa inyong pagtutok sa ating programa. Muli, ako si Ate Hana. At ako naman si Kuya Sammy. Lagi niyong tandaan, sasama-sama nating pagtutok sa radyo, tiyak tayong lahat ay matututo. Walang iwanan. We learn as one. Ang radyo kong para lang. Paalam! We learn as one. Yes, we learn as one. Together, hand in hand. Sa edukasyong hatid sa bawat tahanan, walang iwanan. Because we learn as one. Ang programang ito ng ABC Plus, Advancing Basic Education in the Philippines, ay hatid sa inyo ng Kagawaran ng Edukasyon o DepEd. Sa pakikipagtulungan ng United States Agency for International Development o USAID at RTI International.